Hi, Water Signs, Cancer, Pisces, and Scorpio. Welcome po sa ating channel at ito ay inyong Daily Gabay Tarot Reading for June 5, 2024. Please be reminded kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay niyo po sa iba kasi general reading po ito. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po. Spirit's Guide, I need 3 cards po para kay Cancer, Pisces, and Scorpio ngayon June 5, 2024. I need 3 cards po. Spirit's Guide, I need 2 cards po para kay Cancer, Pisces, at Scorpio ngayong June 5, 2024. Mensahe niyo po, Spirit's Guide. Okay. Cancer, Pisces, at Scorpio, maingay ngayon ha kasi malakas po ang ulan. Lakasan ko lang po yung boses ko ngayon, okay? So, focus kayo sa aking boses ha, para may makuha kayong gabay. Mensahe. Okay, may nakita ko ditong long-term plans regarding sa inyong career and money. And some of you, nakita ko dito na naabot niyo na po yung career stability. Mm-mm. Tapos, naging matibay ang inyong career. Yes. Okay. May nakita ako ditong choices, opportunities na kailangan mong pumili at magkaroon ng malaking desisyon. May nakita ako ditong yes. Kung gagawa kayo ng malaking desisyon, siguraduhin may konkretong plano yan, okay? And, ayun. At may nakita rin ako ditong reunion, pwedeng meeting, pwedeng may umuwi, pwedeng may social gathering, pwedeng birthday, ganon. Ano pa? Yes, may nakita kong party dito, meeting, pwedeng reunion, pwedeng social gathering, okay? And ang mensahe po para sa inyo is take time to breathe out. Take time to breathe out and it's time to take an action. Kasi pagpaplano to eh, itong dalawang card na ito. So ito rin, it's time to take an action. Spirit guides, ano po yung energy ni Cancer, Pisces, and Scorpio ngayon June 5, 2024. Okay, Cancer, Pisces, and Scorpio.
Huwag niyo kalimutan, panoorin ang inyong daily kapay tarot reading, yung June 1, 2, and 3, and 4. Oo, kahapon, may upload po kahapon, June 4. So, check niyo po yung daily kapay tarot reading niyo po. At may upload din kayo, may video din kayo for Monty Kapay Tarot Reading. Sa mga hindi pa nakapanood dyan, yes, may Monty Kapay Tarot Reading po kayo for June 2024. Marami yun. Naka-focus sa career and money, may general reading na may love reading, may June 1 to 15, 2024. Okay, so check nyo po sa channel natin, scroll down nyo lang po, para may makuha kayong karagdagang mensahe na magsilbing gabay po sa inyo. At sa mga suki ko dito na parating humihingi sa akin ng Monty Kapay Tarot Reading, oo, nais kong ipaalam sa inyo na yung June 2024 is bukas na po. PM niyo po ako for June 2024 Monty Kapay Tarot Reading. So PM niyo po ako for schedule. At sa mga bago dito na gustong magpa-personal reading, ito po yung video niyo. Sa baba niyan may nakalakay dyan yung sa description box, may nakapost po dyan na link. I-click nyo po yung link na yan para ma-message yan po ako for inquiry and for booking. May nakita ko dito ang moderation, pagkakaisa, kasi nga may meeting. Oo, which is good kasi nagkaroon ng pagkakaisa. Moderation, divine timing, tranquility, serenity, realization din, combination of forces din. May nakita din ako dito. And may nakita kong adventure dito. It might be nag-outing kayo, no? Kasi may celebration eh. So, ayun. Some of you're seeking higher wisdom and truth. Okay, naging optimism din. And please know you are divinely guided po. Maaring nagbigay ito ng signs sa pamamagitan ng isang tao, kaibigan, na maaring makatulong sa inyong struggle mo ngayon. Kaya have patience po as the universe goes to work to bring your desires into reality. So seek balance and create a calm atmosphere. So kaya pala dito na take time to breathe out ang message. Para pag-relax na kayo, pag na-re-energize na kayo, kasi awakening to eh. So, magkakaroon, it's time to take an action. You're taking an action kasi gagawa kayo ng decision dito regarding sa, it might be regarding sa inyong career kasi may lumabas dito na career stability. Okay? And, some of you makaranas na yung masungit ang tao. Like for example, masungit yung customer ngayon na or sobrang sensitive. Oo. Kaya kailangan ng mahabang pasensya dito at pag-intindi. Baka may pinagdaanan yung tao. Oo, ikaw yung natripan. Oo. Pero huwag nyo masamain, Cancer, Pisces, and Scorpio. Baka, kasi mabait kayo eh, approachable din. Baka gusto niya mag-open sa inyo, hindi lang siya marunong mag-open up. Pwedeng customer niyo ito ha, pwedeng kakilala niyo lang dyan. Gusto niyang may kausap. Tapos sa kaperahan, this card asks you to pay attention to your income at sa paggasta. So, kailangan ng pabalansa dito ha. So, kasi kung lalabas po ito na kailangan ng pagbalansa, kailangan talaga na mag-watch out kayo sa inyong kaperahan at sa inyong paggasta. Yung in at out. Ha? Kasi kung hindi nyo, kung hindi yan magkakaroon ng balanse, siyempre naman, magkakaroon ng disbalanse niyan. Mahihirapan kayo. So, ang ayaw kasi ng card na mahihirapan kayo. So, ang advice niya, kailangan hanggang maaga, iwasan niyo po yung pag-overspend. Oh, so, pay attention talaga sa income niyo, kung saan napupunta, at sa paggasta niyo. So, lakasan niyo ko lang yung boses ko ngayon ha. Kasi mismo yung boses ko, hindi ko maririnig sa lakas ng ulan. So, pasensya na po. Kasi baka may magsabi dito, ibang boses ni Miss Jeff ngayon. kasi malakas buong ulan. So, pasensya na po. And I believe si Cancer, Pisces, sa Scorpio, maintindihan niya ako. Maintindihan niyo ako. Okay? Okay. Ano pa? Ano pa ang sasabihin? Okay.
So yun, you are divinely guided, seek balance talaga and create a calm atmosphere. So get these messages, like take time to breathe out. It might be pahinga. Pahinga kasi to eh. Oh, maging kalma. Kalmado lang kayo, taasan ng pasensya kung may masungit sa inyo ngayon. And alam ko naman yung ma-handle nyo yan kasi ang taas ng pasensya nyo. Sa lahat ng signs, si Cancer, Pisces, and Scorpio, ang taas ng pasensya niyan. Kung hindi kayo makapaniwala, then ako ang naniniwala, mataas ang inyong pasensya. Kasi hindi lang sa pag-aaral yan, proven and tested na po yan. Okay? Ano pa? Lalo na sa mga mahal nyo sa buhay, ang taas ang pasensya nyo. Okay. Ano pa? Okay. May nakita ako ditong, kasi dalawang card, may nakita ko sa isang card. Kaya nga kumuha ko ng clarification kasi gusto kong ma-sure kung totoo ba tong totoo ba. Gusto kong ma-sure na yung mensahe. Oo. Kasi nakita ko dito sa unang card nyo, naging aggressive. Ang ilan sa inyo naging aggressive? Parang naging pushy. So, dalawang card na po ang nagsabi dito na naging pushy po daw. May araw na may ganap na naging pushy, naging aggressive. Pwedeng kayo ito or pwedeng concern nyo ito sa isang tao. Kasi nga, yung isa, yung di ba sabi ko sa inyo kanina, yung maldita, yung oversensitive. Mag-ingat sa taong masakit kung magsalita. Tapos, huwag kayo mapanghinaan ng loob. Pagpaplano po ay kailangan kasi gagawa kayo ng desisyon dito. Kasi nakikita ko dito na some of you, hindi nyo alam kung kailan susukod o atras sa isang hamon. Yun ha, dalawang card na po. What I meant is 1, 2, 3. Tatlong card na po nagsabi dito, pinupush talaga na Cancer, Pisces, Scorpio, kung gagawa kayo ng plano, kung gagawa kayo ng malaking desisyon, siguraduhin konkretong plano yan. Kasi may nakita ko ditong nagsisisi. Ilan sa inyo nagsisisi kasi naging reckless, naging careless sa pagpaplano. Hindi sinisiguro na konkretong plano. So this time, kung hindi pa nangyari yan, kailangan siguraduhin, solido, konkretong plano yan. Okay? Para walang pagsisisi po. Tapos, be confident in taking action with courage. Kasi nakikita ko dito, nagkaroon talaga ng hesitation. Dalawang card na po. It's time to take an action. Tapos, mag-ingat din po kayo sa isang taong in denial, nagsiselos po, paranoid, kulang sa pasensya. Spirits Guide, Career and Money po ni Cancer, Pisces sa Scorpio ngayon, June 5, 2024. Okay. So sa career and money nyo po, may nakita ko ditong, this is a good sign. Sa career and money nyo ha, Cancer, Pisces, Scorpio, ngayong June 5. This is a good sign kasi binando na mo na yung toxic traits, toxic na tao, toxic environment, and you have your freedom here. Nakita ko dito. Nagkaroon kasi ng okay, nagkaroon ng liberation, pwedeng releasing of emotion, releasing of grudges, yung nagkaroon ng freedom sa inyong sarili. And this is choices also, ha? So this is the clarification of your card here na nagkaroon ng choices. And yun, in health, kung sa health man ito, nawala na yung unfair treatment, bad habits, addiction, obsession, nalampasan na. So, this is called recovery. Like, for example, nag-overspend na kayo sa trabaho, puro overtime. Ngayon,
binigyan mo ng layang yung sarili, nagpahinga kayo. Like for example, isa pang example, nag-overspend kayo sa kaperahan. Oo, kasi ang sabi dito, Cancer, Pisces, Scorpio, kailangan pagbalanse sa inyong kaperahan. So, binalanse nyo. So, this is a difficult cycle is about to end. Nawalan na yung overspending sa trabaho, sa pag-overtime, pag-overspending sa material, ganon. Nalampasan na po, this is called recovery. Okay? Ano pa? I see. Nagkaroon po ng expansion and growth sa inyong career and money. Yes, this is collaboration. May nakita kong collaboration ng tatlong tao. So, this is expansion and growth. Makikita mo na ang mga bunga na iyong pagsisikap. And I consider this magandang ani, harvest. Makikita mo na mga bunga ng iyong pagsisikap. Tapos kung may plano ka, this is plano na naman. So ilang cards na po nagsabi dito ha, kung may plano kayo, this is the time na gawin mo na ngayon. So this is a go signal. It's time to take an action. Mensahe pa lang dito So Cancer, Pisces, Scorpio. Gawan mo na ng action ng matagal mo ng plano para sa inyong growth. Kasi this is expansion. This is growth. Okay, kung may plano, like for example, kung may posibilidad kasi pagkakaroon ng change for the better, transformation, relocation. Kasi nakita ko dito may posibilidad na maglakbay o ituloy mo na yung matagal mo ng plano para mag-abroad, para doon ka na magtrabaho. So this is tinuloy mo na ang plano mo para magkaroon ng growth and expansion. May magaganap na collaboration talaga. Kanina ko pa ito na nakikita meron din nagdagdag trabahante kayo kasi hindi na makaya yung pressure sa dami ng demand, ganun. Ang ilan sa inyo. May ganap talaga na travel ha. Ilang cars na po nagsabi dito. Okay? So, ayun. Spirit, sky, love, life, self-love, partnership, and romance ni Cancer, Pisces, Scorpio ngayon, June 5, 2024. Okay, so love life, self-love, partnership, and romance ni Cancer, Pisces, and Scorpio. May nakita kong emotional stability dito, empathy, yes, naging mahinahon kayo, matured na kayo, mapagmalasakit sa kapwa, at maari ding emotional po. And some of you nagsiset ng boundaries or guarded na po. Guarded kayo, pero mindful kayo sa... Alam nyo ang mga nangyari. Mindful kayo of those around you. So, blessed ka kasi stable na yung nagkaroon ka ng stability. Kung ikaw ay may karelasyon, buhay mag-asawa ito, blessed ka kasi stable na yung partner mo. Nagkaroon ng emotional intelligence. Marunong magbalanse sa kanyang emotion. Guarded din. Sabi po dito na iparamdam mo daw sa kanya, sa mga may partner dito ha, iparamdam mo sa kanya na may malasakit ka at supportive ka sa inyong relasyon. Okay? Yun. So, ano pa? So, this is empathy, right? I see. Nakita ko dito na maging handa sa pag kasi may marireceive kang makaka-receive ka ng balita na hindi mo alam kung totoo ba yan or hindi. So alamin mo kung totoo ba yan bago mag-judge, bago mag-react, okay?
Tapos makaka-encounter daw kayo ng isang immature na tao na ayaw makinig, ayaw binabalaan. At saka, nagkaroon din ng frustration dito kasi walang progress sa inyong relasyon, sa inyong sarili. Pagpaplano talaga dito, no? From here to here, pagpaplano talaga. Konkretong plano pa. Ulit-ulit po sinabi dito. Pinupush talaga sa inyo. And I bet, yan din yung sinasabi sa inyong intuition. Okay? So, connect kayo sa inyong intuition para malaman nyo kung ano yung mensahe. Kasi ang intuition, siya yung bibigay, magsasabi kung ano yung next step po towards success, right, towards the right path or patungo sa success. Okay? So, ayun. So, that is your reading, Cancer, Pisces, and Scorpio. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming maraming salamat po.